Pansamantalang tinigil muna ng ABS-CBN at ng TV5 ang closing preparations sa kasunduang investment ng dalawang kumpanya. Ito'y para matugunan ang isyong ibinabato ng National Telecommunications Commission at ng mambabatas sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni NTC Commissioner Galmaliel Cordoba na dapat magsumiti ng clearance ang dalawang kumpanya mula sa ilang ahensya ng pamahalaan bago maaprobahan ang kasunduan. Matapos igiliit ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, nalabag sa prangkisa ng TV5 ang investment ng ABS-CBN. Yun po bang pagkakabili ng substantial stocks ng ABS-CBN ng TV5? Hindi po ba nagbibigay ng substantial control yun sapagkat ayon sa deal nila, Mr. Chair, ang ABS-CBN na po ang gagawa ng content. Wala na pong gagawing content ang TV5. At ang TV5 magbo-broadcast na lang. Bakit po nagkaganon? Parang mababiolate po yung Section 10 ng TV5. There is a pending case po sa NTC against ABS-CBN dahil po may violations ang ABS-CBN sa amin noon pong 2020. Kung saan po ay pay-per-view without authority from the commission. So yun po ang isang violation na kailangan po muna kami matapos bago po kami makapagbigay ng clearance. Iginiit naman sa panayam ng teleradyo, giniit naman ni Albay Congressman Ed Chalagman sa isang liham na walang nalabag na batas dahil hindi naman merger ang kasunduan. Magdudulot din niya ito ng positibong epekto dahil gaganda nga ang content ng mga programa, ng mga komentaryo at maging mga pagbabalita. Ito talaga ay hindi merger doon sa definition ng Philippine Competition Act sapagkat hindi naman nagsama yung dalawa. After this investment, yung ABS-CBN and TV5 will remain as independent and separate juridical entities. Kaya walang merger. At isa pa, wala naman violation ng franchise ng TV5 sapagkat itong agreement ay hindi naman sale, lease, transfer, or grant ng usufruct or assignment ng TV5's franchise to ABS-CBN. Si Albay Congressman Ed Chalagman.